What's up mga idolo? Try natin i-discuss yung, ano, yung accessories ng boiler. So una, mayroong drum. So ito na yung drum natin. Next is, lagyan natin ng tubig. Pero para di mapuno yung drum natin, lagyan natin ng division. So dito, tubig, di ba? Ngayon, gusto kong malaman kung saan yung level ng tubig. So dito, lalagyan ko ng level gauge. Ito. Ngayon naman, gusto kong initin yung tubig. Pero syempre, para mabilis mainit, lagyan ko ng pipe. Madaming pipe sa mga kaligtaan ng tubig para mas mabilis makaproduce ng steam. So ito na yung mga pipes natin or tubes. Nilagyan ko ng madami para ma-distribute niya yung init. Kasi kung ilagay natin isang malaking pipe yan, matagal. Matagal tayo makaproduce ng steam, hindi ma-distribute ng maayos. So kailangan madami. So itong tube na to, dito ko padadaan yung init sa gitna. Tapos paglabas niyan, rekta na yan ng funnel. Ngayon, gusto ko nang initin yung tubig. So dito, meron ng apoy. Ito yung ano. So ito, apoy, di ba? So ito, tawagin natin furnace. So sa furnace, nandito yung ano na yun, yung burner. So dito gumagawa ng apoy para magpainit sa tubig. Ngayon, mainit na yung tubig, nagiging steam na siya, di ba? So gagawa ko ng outlet. So naglagay ako ng pipe dito at merong valve. At ito, ang tawag nito is main steam valve. Ito na yung papunta sa mga consumer. Ngayon naman, ayokong mag overpressurize yung boiler natin. So gagawa ko ng, maglalagay ako ng safety valve. So ito na yung safety valve natin. Para kung may overpressure, dito siya lalabas, di ba? Ngayon naman, yung tubig magiging steam, di ba? So yung sa loob natin, yung tubig bababa. So gagawa ko ng feed line. So ito na yung feed water line natin. So dalawang valve yan, ha. Yung isa tinatawag na check valve. So ang purpose niya is kung mas mataas yung pressure sa drum na to kaysa sa feed water line, di niya hayaan yung tubig or yung pressure dito na babalik sa feed water line sa pump. Di niya hayaan. So para siyang non-return valve, no. Di niya hayaan bumalik yung tubig ba. So yan yung purpose niya. Ngayon, gusto ko kontrolin yung load ng boiler natin. So, let's say gusto ko siyang i-control ng 4 bars na steam. So ito, maglagay ko ng isang maliit na line, isang valve na papunta sa pressure transmitter tas sa controller niya. So doon niya maglalaro yung ilan yung ilalagay niyang fuel at saka hangin para makontrol niya yung 4 bars na i-set up natin. Ngayon, kinokontrol na natin yung apoy sa loob is maglagay tayo ng sight glass dito. So itong purpose ng sight glass, ito yung pang check sa apoy sa loob ng furnace kung maganda ba yung apoy niya o hindi. So dito natin, ito yung purpose niya. Ngayon naman, gusto kong i-maintain ng yung conductibility ng boiler ko. So maglalagay ako ng blowdown valves. So ito na, dalawa. Yung isa, bottom blowdown. Yung isa naman is scum blowdown. Yung bottom blowdown, purpose niya is kung may mga solid na nakukulik dito sa baba, sa pinakababa. Dito. So ito, binubuksan to para di na discharge overboard. Ngayon naman, yung scum blowdown is makikita yan sa taas. So sa part na to, kunyari may mga light solid na lumulutang. O di kaya gusto mong babaan yung tubig, water level. So itong scum blowdown, ito yung purpose niya. Makikita yan sa taas. Parehas lang ng, linyada ng bottom blowdown na labas din sa overboard. Kunyari, nasa tayo, sailing. Yung oil-fired boiler natin, hindi natakbo. So walang apoy, di ba? Ngayon, gusto kong i-maintain yung i-maintain yung init sa init ang tubig. So kailangan kong maglagay ng mag-maintain ng sa init ng tubig dito, di ba? Sa loob ng oil-fired boiler natin. So maglagay ko ng heating coil.
So yung steam inlet niya dito, yung steam niya is galing sa exhaust gas boiler na ginagamit ng exhaust ng main engine para uminit, 'di ba? So may steam pa rin tayo. Kasi kung hindi natin i-maintain ng init dito at saka matagal nang naka-standby itong boiler, lahat ng mga pipe diyan is lalamig din. Ang problema niyan is kung mag-start kayo ng boiler, may tendency from cold to hot magka-crack yung mga pipe nyo. Pagliliking, malaking problema yan. Ngayon, let's say I want to clean the pipe, no? Gusto kong linisan yung pipe. Ang gagawin ko is isirado ko yung steam inlet para hindi siya mainit. Hindi siya mainit ba paglinis mo? So ang mangyayari yan is bababa yung ano, di ba? Pressure, mababa yung pressure. Tas magba-vacuum yan sa loob. 'Di ba? Subukan niyo yung yung mga boiler niyo, yung sa pangbahay ba. Tas patayin mo. Tsaka try mong tanggalin yung takip, 'di ba? May vacuum. So ganito din mangyayari. Ngayon, to prevent vacuum, meron tayong tinatawag na vent valve. So ito 'yun. So para to avoid vacuum, binubuksan namin 'to, yung vent valve. Ngayon naman, pag matapos na kami maglinis ng pipe, ang ginagawa namin, pinapainit ulit namin yung tubig. So ito, yung heating coil, gagamitin namin. So steam na naman. So pag mainit na, yung hangin niya sa loob is tinutulak ng steam palabas. So pag pure steam na yung lumalabas, pwede nang isirado to. Kasi nga, kung may hangin na sa sistema nyo, may tendency, big tendency talaga na mag-corrosion yung mga linyada or yung mga pipe. So tinatanggal yung hangin. Yan yung purpose. By the way, mga idolo, so kung kailangan kong kumuha ng tubig para i-test, meron yang sampling valve na nilalagay dito. So dito tayo kumukuha ng tubig para i-check. At meron tayong tinatawag na level alarm. Ito yung float. Ito yung magsisilbing safety. One of the safeties sa boiler natin, para malalaman natin kung nasa low level na ba yung tubig natin or nasa high level na ba. So yan, meron yan dyan. So ito na ata lahat, mga idolo. Kung may nalalaman ba kayo na di ko nabanggit, pwede kayong mag-comment ha. Or kung may mali ako, pwede din kayong mag-comment para goods tayo dyan. Kasi yung video natin is for sharing knowledge talaga, no? So para makatulong sa iba ba. So yun lang.